topic natin, manhid, parang tinutusok-tusok, makirot, walang lakas ang inyong kamay at paa, nararamdaman yun ba ito, lalo na kapag nagsisenior na tayo o umeedad tayo. Ang dahilan po nito ay may peripheral neuropathy o tinatawag na pinsala sa ugat, sa nerves, or sa neurons. Yung sintomas nito, maaring paunti-unti sa loob lamang ng isang buwan, pero umaabot na ng ilang taon. Ito po yung mga sintomas na sinasabi natin. Manhid ba ang inyong paa at kamay? Parang may tumutusok. Una, sa kamay at paa lang, pero umaakyat na rin hanggang sa braso at sa hita. So, kamay at paa ho yan, ano? Tapos makirot. Makirot siya talaga. Parang pag hinawakan mo lang o may ipinatong, ang sakit na. Meron din natutumba, parang natutumba sila na off balance kasi nga nawawala ng lakas yung laman kasi lumiliit yung laman at saka yung muscle. Yung pakiramdam, pagdating sa pakiramdam, parang sabi nila parang nakasuot sila ng gloves o ng guantes o kaya parang nakasuot sila ng medyas. Pero minsan talagang wala ng pakiramdam at nabibitiwan nyo na yung inyong baso o yung inyong tangan-tangan. Minsan, hindi mo maigalaw, may cramps o tinatawag na pulikat, masakit ho ito. Tapos, yung namang minsan yung parang pumipitik-pitik yung iyong muscle, ang tawag ho doon, at twitching o yung muscle contractions or fasciculations. Nawawala din yung muscle, kaya parang pumapaya tayo. Mayroon din tong epekto doon sa ating buto. So, yun na nga, masakit lagi. So, manhid, tusok-tusok, makirot. Bakit? Kasi nagkaroon ng peripheral neuropathy. Ito yung normal na nerve o ugat natin kapag maganda ang blood supply. Pero kapag nawawala na ng blood supply, ay nasisira na yung tinatawag nating nerves, ugat, o yung nerve cell, neurons. So, ito po ang itsura, oh. May maganda siyang blood supply, ito naman nawala na. Kaya parang natuyot na yung inyong ugat. Ang kadalasang dahilan ng peripheral neuropathy o yung pinaka most common na dahilan ay ang pagkakaroon ng diabetes. Kaya nga pag may diabetic peripheral neuropathy, ganyan din ang nararamdaman. Manhid, walang pakiramdam, pero minsan masakit. Nawawala ng balance at may problema nga doon sa inyong mga paa. Ito, masakit din ng paa nila. Parang laging cramps or pulikat. Most common cause, ano ba ang dahilan bakit nagkakaroon ng peripheral neuropathy? Kadalasan, diabetes. So, 60 to 70% or 30% dahil nagkaroon ng diabetes. Pero yung iba ay dahil din sa impeksyon, katulad ng mga HIV. Pag nagka-HIV, nagkakaroon ng peripheral neuropathy. Minsan, autoimmune, sarili lang, basta nagkaroon lang. Impeksyon, tumor, problema sa thyroid, sa atay, sa kidney, pwede rin magdulot ang peripheral neuropathy. Pero yung mga umiinom ng alak, yung mga alcoholic, nakita nila na nagkukulang sa mga importanteng nutrisyon. So, kulang sila ng vitamin B1, B3, B6, B12, vitamin E. So, nakukulangan. Kaya nagkakaroon ng peripheral neuropathy. Mamaya, sasabihin ko po ano yung mga pagkain na pwede ninyong kainin. Bukod dun sa kulang nga sa vitamina, ang dahilan din. Minsan, trabaho. Paulit-ulit na ginagamit yung kamay at yung paa. At nakita din nila, dun sa mga nagki-chemotherapy, nagkakaroon din ng pamamanhid o peripheral neuropathy. So, mga 30 to 40% ng nagki-chemotherapy ay namamanhid. Pero may mga iba ding mga gamot na pwedeng magdulot ng peripheral neuropathy. Yung iba naman na exposed sa mga lason o yung mga tinatawag na toxins, pwede dun sa kanilang trabaho. Paano malalaman kung merong peripheral neuropathy, yung mga pamamanhid nga na bakit namamanhid? Gusto nyo magkaroon ng kasagutan? Unang gagawin ninyo ay pumunta kayo dun sa neurologist. Ito yung doktor sa utak at doktor din sa ating ugat o yung tinatawag na nerves. Ang tawag po, neurologist.
Kasi kailangan kayong ma-check up ng neurologist. Unang itatanong sa inyo, ano ba yung trabaho ninyo? Kasi baka yun nga ang dahilan. Umiinom ba kayo ng alak? Tapos iti-check niya kayo, di ba yung neurologist, meron silang parang maliit na pamukpok o yung hammer, yung neurologic hammer. Kailangan pong malaman ng neurologist kung may reflexes pa ang inyong kamay at paa at buong kamay, buong binti, buong hita, buong mga katawan. Yun po ang chine-check nila. At ito po yung mga hihingi nilang laboratorio sa inyo. Ipapa-blood test kayo, pwedeng CT scan or MRI. Hihingi din sila ng skin biopsy, bakit hindi kayo nakakaramdam. Pwede din ang nerve biopsy. May tinatawag din silang EMG, yung parang tinutusok-tusok kayo, electromyography. At meron din silang mga nerve conduction test. So yan yung mga test na para ma-diagnose ano ba at ano ang dahilan at bakit kayo may peripheral neuropathy. Pumunta po tayo sa gamutan dahil nga masakit ang kamay at paa. So, ang ibibigay sa inyo, pain relievers. Sana kaya na ng paracetamol, pero pag hindi na kaya ng mga mabababang gamot sa pain, pwede na kayong bigyan ng mga matataas na pangalis ng pain katulad ng tramadol. Yung gabapentin, pregabalin, medyo mahal lang, pero ang side effect nun, medyo mas hilo kayo o antok. Pwede din kayong humingi ng mga pamahid na creams at nagbibigay na rin sila ng mga antidepressants, pantanggal ho lahat ng kirot yun. Kasi nagko-complaint nga na masakit. Pero pwede din physical therapy at occupational therapy. Ang pangunahing ginagamit, yung tinatawag natin TENS, transcutaneous electrical nerve stimulation. So mababang current lang ng electricity, idinidikit doon sa mga muscle. Ito parang ine-exercise na kayo. Nakakabili na ho nito sa Shopee at saka sa Lazada. Ganito po ang itsura. Hindi na rin ho siya mahal. Pwede niyong gamitin araw-araw kasi siya ho yung mag-i-stimulate ng inyong muscle. Ginagawa po to araw-araw sa loob ng isang buwan. So, yan ho yung unang mga ginagawa. At dahil nga occupational therapy, pwede kayong bigyan ng tungkod, ng mga braces, walker, or wheelchair. Alternative na gamutan, maaari rin pong makakatulong yung mga acupuncture. Pero meron na ho tayong mga home remedies na dapat ay ginagawa na ninyo pag wala kayo sa doktor. Di ba nga ang number one cause ng peripheral neuropathy ay diabetes. Una niyong babantayan at bantayan maigi ang inyong kamay at paa. Ingatan ang paa, huwag masugat. So, kailangan natin komportableng sapatos at imomonitor lagi yung asukal. Eto, hugasan ng inyong paa gamit ang tubig at saka sabon. Tutuyuin mabuti. Ingat ho sa paggupit ng kuko. Kailangan square lang. Ayaw natin magkaroon ng ingrown. Maluwag na medyas at sapatos at laging malinis. Kung pwede nga, mataas o yung may foam na maigi yung inyong sapatos para hindi nasusugat. Lagyan nyo po ng lotion para hindi mangangati at hindi nyo kakamutin. Inspeksyonin palagi kung may sugat. Pag may sugat agad, punta agad sa inyong surgeon o sa inyong endocrinologist. Kailangan magamot kasi hindi nyo nararamdaman na kumakalat na pala yung impeksyon. Wag na wag ho na magyayapak kasi hindi nyo naramdam at i-inspeksyonin ang sapatos. Baka merong mga nakalagay na mga bato o bubog na pwedeng mag-cause ng pagkasugat. Linisin po mabuti yung bahay. Walang matatapakan na pwedeng mag-cause ng aksidente o pagkakaroon ng pagkasugat ng paa. So, ingatan mabuti kamay at paa kasi baka wala na yung pakiramdam. Makakatulong po ang ehersisyo katulad ng brisk walking, tai chi o kaya yung mga yoga. Kasi pag nag-ehersisyo kayo, syempre mas bababa yung inyong timbang, mas bababa yung inyong asukal, mas nagagamit yung muscle. Tsaka pag nag-exercise, nakakawala ho ng mga kirot, ng manhid, yung parang tinutusok kayo. Tsaka mas lalakas yung inyong katawan. Sabi ko nga, minsan baka wala ng lakas ang inyong kamay at paa. Pagdating naman ho sa kakainin, ito pa, so
regular na ehersisyo. Nako, ihinto na ho yung paninigarilyo at saka yung alak kasi 'di ba, maraming nawawalang mga nutrisyon kapag kayo ay umiinom ng alak. At syempre, kailangan laging i-monitor yung blood sugar level kasi hindi nyo alam, baka tumataas na yan. E di ba ang pangunahing dahilan nga ay diabetes. Pagdating sa pagkain, gusto natin yung pagkain ng mga diabetiko, yung low glycemic index, katulad ng mga mani, beans, pagdating sa mga prutas, yung mga apple. Pero talaga, ang gusto natin yung mga gulay at mga berdeng talbos ng gulay kasi nakita nila maraming vitamin B. Eh, di ba yun nga yung kulang natin, yung iba't ibang klaseng vitamin B. At yung dahon ng, yung mga berdeng dahon, meron siyang micronutrient na tinatag na alpha lipoic acid para po ito sa ugat at saka sa nerves. Gusto rin natin yung mga prutas na may resveratrol, katulad ng grapes, strawberries, pakwan, tapos yung mga vitamin C, mga dalandan, kalamansi, kasi ayaw, gusto natin mabawasan yung mga pamamaga. Ang winner talaga dito yung kamote. So ito po yung mga superfoods na gagamit, na kakainin ninyo kapag sa tingin nyo ay meron kayong mga polyneuropathy. Isa dito yung kamote. Marami tayong kamote, marami itong fiber. So, kailangan natin ito kapag diabetic tayo. Tapos, anti-inflammatory, may vitamin A, may vitamin C. Avocado, nakakatulong din dahil sa kanyang potassium. Tapos, yung mga saging, meron din itong potassium. Pero, higit sa lahat, itong mga berdeng dahon ng gulay. Yung mga kulang ho na vitamins, B1, katulad ng thiamine, yan, ang oatmeal, ang marami niyan, tapos yung mga gulay, kasama ho dyan yung ating kamote, at yung mga mani, tapos yung ating, bukod sa mani, pwede ho tayong mag peanut butter. Pula ng itlog, mais, munggo, beans, kasoy, patani, lahat yan. Pati yung mga cereals, maganda po, kasi lagi maraming vitamin B complex yun. Pagdating sa B3, yung niacin or tryptophan. Itlog, gatas. Tapos sama na ho natin yung mga isda, yung mga tulingan, tanigi, hasa-hasa, alumahan, banak, galunggong. Isama na rin ho natin yung mani at peanut butter natin. So, ito hong mga itlog, yung ating milk, gatas, mayaman ho talaga sa mga vitamin B. So, B6, pyridoxine, milk again, at saka yung ating itlog. Tapos yung tuna, yung canned tuna. So, maganda rin lagi yung mga lamang dagat. Yan ho yung mas kakainin natin. B12, cobalamin. Ito ho yung mga lamang dagat. Kasama rin ho ulit yung mga itlog at gatas. At vitamin E. Ito ho yung mga green leafy vegetable natin. Kasama na yung avocado, bell pepper. So, yan ho yung mas kakainin natin kapag sa tingin natin, bakit parang manhid, parang laging tinutusok, tsaka makirot ha, yung ating kamay at paa. Peripheral neuropathy, yan na po yung sintomas. So, sana po pag umiidad tayo, makatulong po itong ating mga tips sa inyo. Maraming salamat po.